Magandang hapon po sa ating lahat. Buksan natin ang ating mga Biblia at samahan niyo akong pumunta sa James chapter 1. James chapter 1, atin pong babasahin verse 18. Magsimula po tayo sa verse 16. James chapter 1 verse 16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Alinsunod sa Kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak Niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa Kanyang mga nilalang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa ay lumalapit muli kami sa inyo at humihingi kami ng tulong sa aming pag-aaral ng inyong pong salita. Panginoon, wala po kaming kakayahan. Hindi po namin kayang intindihin ang inyong mga salita. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Kaya kami po ngayon ay lumalapit at aming nilalapit sa inyo ang aming pag-aaral. Nawa ay pagpalain po ninyo ito sa puso ng bawat nakikinig at gamitin niyo ito upang baguhin ang puso at magligtas ng mga wala pa sa inyo. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Na wala pong bagay na aksidente. Lahat po ng bagay ay kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay na nangyayari ay alam po natin ito po ay kalooban ng Diyos. At hindi ko po alam kung ano ang layunin ng Diyos sa atin sa araw na ito, kung bakit mula kanilang umaga ay paulit-ulit, patuloy na tinatalakay ang pagdating sa ating kaligtasan, maging sa aming youth fellowship kanina, patungkol pa rin ito sa kaligtasan. Hindi ko alam kung anong layunin ng Diyos sa atin, kung bakit ngayong araw ay ito ang pinagdidiinan, ito ang pinupokpok sa atin, marahil kulang pa tayo sa kaalaman pagdating sa ating kaligtasan. Kulang pa po tayo sa pag-unawa pagdating sa kung ano ba talaga, kung gaano kaganda, gaano kadakila ang mensaheng ito. Marahil kulang tayo sa pagsasagawa, pag-actualize ng ating kaligtasan. O baka kailangan natin ito pagdating sa ating evangelism. Hindi ko po alam kung anong layunin ng Diyos. Ngunit ito ang aking alam, ito'y kalooban ng Diyos. Dapat natin itong pakinggan dahil ito ang Kanyang salita para sa atin ngayong hapon. Now, alam po natin ang context nitong James chapter 1 verse 18. Ilang Sunday na po tayong nandito at alam natin na ang context, ang tinatalakay nito sa una ay tungkol sa tukso at kasalanan. At ang sinasabi dito ni Santiago ay hindi mo dapat sisihin ang Diyos pagdating sa kasalanan dahil ikaw mismo ang may kasalanan kung bakit ka natutukso. Dahil sa ating sariling likas na makasalanan, kaya tayo nahuhulog sa tukso. At huwag nating sisihin ang Diyos dahil, verse 17, Kanyang pinakita dito ang likas ng Diyos, the nature of God, at ang Kanyang katangian in contrast sa kasalanan. Ating nakita una, last Sunday, na ang Diyos ay mabiyaya. Sabi sa verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob. Sabihin, ang lahat ng Kanyang kaloob ay mabuti. Ang lahat ng Kanyang kaloob sa atin, ito ay sakdal, ito ay perpekto, ito ay sufficient, ito ay sapat para sa atin. At ang mga kaloob na ito ay mula sa Kanya, mula sa Diyos. Kaya hindi natin siya maaaring sisihin pagdating sa kasalanan, pagdating sa anumang masama na nangyayari sa ating buhay, hindi natin lalapitan ang Diyos at magagalit tayo sa Kanya dahil hindi siya ang may kasalanan ito. Lahat ng Kanyang ibinibigay ay bawat mabuti at sakdal na kaloob sa atin. Pangalawa, nakita natin, pangalawang nature, pangalawang katangian ng Diyos, siya ay hindi nagbabago, the immutability of God, verse 17b, na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Ibig kong sabihin, siya ay hindi nagbabago at siya ay hindi maaaring magbago. God is unchanging, He is the same forever. Kung sino ang Diyos na nilalapitan ng mga ating mga ninuno sa lumang tipan, siya pa rin ang Diyos na ating pinapanalanginan sa panahon ngayon. Ito'y malaking comfort sa ating buhay na ang Diyos ay hindi nagbabago,
siya ay tapat. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung ano ang kanyang sinabi, yun ay kanyang tutuparin daw. Pangatlo, makikita natin, pinapakita sa atin ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. At ano itong pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao? Ito ang ating kaligtasan. Ito ang pinakakapahayagan ng kabutihan at kabiyayaan ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi sa verse 17, lahat ng bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob, ito'y mula sa Diyos. Ngunit ano ang pinakamabuti at pinakasakdal na kanyang kaloob sa mga tao? Ito ang kaligtasan na makikita natin sa verse 18. Itong pinagkaloob niya ang regalo ng kaligtasan. At sa ating talata na titingnan ngayon, inililinaw dito ang turo ng kaligtasan. May apat na tanong po tayong masasagot upang maging malinaw ang ating pagkaunawa sa ating kaligtasan. Apat na tanong na ating masasagot sa verse 18. Now, unang tanong, sino ang nagliligtas? Sino ang nagliligtas? Verse 18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Stop there. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Hindi po sinabi na alinsunod sa ating sariling kalooban, kundi ang sinabi, alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Sino po itong kanya? Verse 17, down from the Father of Lights. Sino yung Father of Lights? Sino ang ama ng mga ilaw? Ang Diyos. Kaya pag sinabi sa verse 18 na alinsunod sa kanyang sariling kalooban, ito po'y tumutukoy sa sariling kalooban o sa sariling kagustuhan ng Diyos. So, sino ang nagliligtas? Ang Diyos. Ang kaligtasan ay nakabase sa kanyang sariling kalooban. In fact, sa NASB, sa English, ang sabi po doon, in the exercise of His will. Sa pagsasagawa niya ng kanyang kalooban. Hindi lang po niya ito niloob na mangyari, na parang it's a wishful thinking, na wish niya na mangyari na tayo ay maligtas. Ang sabi dyan, in the exercise of His will. Itong pagsasagawa ng kanyang kalooban, ang ating kaligtasan ay nakadepende lamang sa kanya. Para mas malinaw, ang kaparehong salita sa Griego ay ginamit din sa Mark chapter 15 verse 15. Ang sabi po sa Mark chapter 15 verse 15, at sa pagnanais ni Pilato na bigyang kasiyahan ng taong bayan, pinalaya si Barabas para sa kanila. Pagkatapos na ipahagupit si Jesus, siya'y ibinigay niya upang ipako sa krus. So yun, yung unang salita, at sa pagnanais ni Pilato. Meaning ito'y kanyang kalooban, ito'y kanyang gustong mangyari, kaya anong nangyari? Ibinigay niya si Jesus sa kamay ng mga Hudyo. Same word ang ginamit sa alinsunod sa sariling kalooban, sa sariling kagustuhan ng Diyos, kaya tayo naligtas. Ito'y kanyang sariling kalooban. Now, natutugma po ang pahayag ni Santiago dito sa turo ni Pablo pagdating sa kaligtasan. Ang pahayag ni Santiago pagdating sa ating kaligtasan na ito'y nakadepende lamang sa kalooban ng Diyos, ito'y nagtutugma sa lahat ng turo ng kaligtasan na makikita natin sa Biblia. Tingnan natin yung pambungad na pananalita ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, ang sabi po doon, verse 3. Ephesians 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. Sino nagpapala sa atin? Ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Sino po ang pumili? Ang Diyos. Ayon sa pagkapili niya. Verse 5. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ng Hesukristo. Now this, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban.
verse 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya ay pinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal, sa pamamagitan ni Kristo. Verse 7, sa kanyay, sa Diyos, sa kanyay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Yan ang turo ng Biblia pagdating sa ating kaligtasan. Lahat ng ito ay nakadepende sa kanya, nakadepende sa kanyang kabutihan, nakadepende sa kanyang pag-ibig, nakadepende sa kanyang biyaya. Verse 9, na ipinaalam niya sa atin. Maging ating kaalaman sa kaligtasan, sino nagpaalam? Ang Diyos, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Kanyang kalooban sa Diyos, ng kanyang kalooban ayon saan? Ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda, na kanyang itinakda kay Kristo. Verse 10, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Verse 11, sa Kanya, andiyan na naman, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa, predestined, ng una pa, bago pa tayo mag-exist sa mundong ito, bago pa tayo likhain, na italaga na. Nang una pa, ayon saan? Ayon sa layunin niya. Kaninong layunin ito? Layunin ng Diyos. Ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon saan? Ayon sa kanyang pasya at kalooban. Kanino pong kalooban ang nasusunod pagdating sa ating kaligtasan? Sa Diyos. Sa pitong verse na ating binasa, paulit-ulit si Apostol Pablo, sa kanya, dahil sa kanya, para sa kanya. Verse 12, tuloy tayo, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay, upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Tayo ay naligtas para sa kanyang ikapupuri dahil siya ang nagligtas sa atin. Kung dahil sa ating kalooban tayo naligtas, ang pagpupuri ay sa atin. Ngunit kung dahil sa kanyang kalooban, at ito ang tinuturo ng banal na kasulatan, ang kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian ay ukol lamang sa kanya, ukol lamang sa Diyos. Verse 13, sa kanya'y kayo rin naman, tayo na nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano ang salita ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Verse 14, siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Nasaan po ang yabang ng tao na nagsasabing, depende sa akin kung kailan ko gustong maligtas? Nasaan po ang bahagi ng tao sa kanyang pagkakaligtas? Nasaan ang ating bahagi? Nasaan ang ating ambag upang makamit ang ating kaligtasan? James chapter 1 verse 18 sa ating text, ang sabi doon, alinsunod sa kanyang sariling kalooban. In the exercise of His will, not our will. Hindi natin paiiralin yung ating sariling kalooban at kagustuhan pagdating sa kaligtasan. Dahil hindi natin ito hawak. Hindi natin ito control. Ito'y ayon lamang sa soberano at sariling makapangyarihang kalooban ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas. Ang Diyos na siyang sa atin ay nagligtas. At sa atin ay tumawag. Maging ang pagkatawag natin ay sa Diyos. Tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya.
napakalinaw ng turo ng Biblia pagdating sa ating kaligtasan. Napakalinaw. Ang sagot ay wala. Walang bahagi ang tao. Wala tayong ginawa upang tayo maligtas. Ang ating kaligtasan ay alinsunod lamang sa soberano at sariling papasyahan at awa at layunin ng ating Diyos. Sa pagtalakay ni Apostol Pablo ng doktrina ng pagpili, ng election, sabi niya sa Romans chapter 9 verse 18, kaya nga, siya'y may awa, ang Diyos ay may awa sa kanyang maibigan. Ang Diyos ay may awa sa sino ang kanyang gustuhin sa awaan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. At sa mga susunod pang talata, ang sabi ni Apostol Pablo, sino ka o tao? Dahil ina-anticipate na ni Pablo dito, nasasabihin ng tao, unfair! Ang Diyos ay hindi patas. Bakit ganun? Bakit may pinipili siya? Bakit may nilalagpasan siya ng biyaya? Ang sagot ni Apostol Pablo, sino ka o tao? Upang sabihin sa Diyos, ikaw ay nilikha lamang ng Diyos. Ang Diyos ang may karapatan kung ano ang kanyang nais gawin. At hindi natin pwedeng sabihin na masama ang Diyos. Dahil sa ating mga naunang pag-aaral, ang Diyos ay perpekto. Hindi siya natutuksong gumawa ng masama. Hindi siya nanunukso ng sinuman. And so wala tayong excuse. Wala tayong sasabihin sa Diyos. Dahil ang kaligtasan ay ayon lamang sa kanyang sariling kalooban. Wala tayong hambag. Sabi ni Jonathan Edwards, ang tanging bahagi natin, ang tanging ambag natin sa ating kaligtasan ay yung ating kasalanan na siyang dahilan kung bakit merong kaligtasan. Yun ang ginawa natin, magkasala. At yung pagkakasala natin ang siyang naging dahilan kung bakit may plano ng kaligtasan ang Diyos. And so ang credit ba ng ating kaligtasan ay sa atin? Hindi po. Kung ibibigay natin sa ating sarili ang credit, ang meron tayo ay kasalanan at ang kasalanan ay dadala sa kamatayan. Ngunit ang biyaya ng Diyos ayon sa kanyang sariling kalooban, ang buhay na walang hanggan. Now, meron tayong tinatawag na plano o proseso ng kaligtasan, yung order of salvation, kung tawagin. Makikita natin yan sa Romans chapter 8, verse 28 to 30. Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, maging sa ating kaligtasan, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sino yung mga umiibig sa Diyos? Sa kanila na mga tinawag. Yung mga tinawag ang maliligtas. Alinsunod sa Kanyang layunin. Nandun na naman, alinsunod sa kanyang layunin, sa kanyang kalooban. Verse 29, Romans 8, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, those who he foreknew, nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Paano tayo magkakaroon ng participation sa ating kaligtasan kung bago pa tayo likhain ay may mga itinalaga na ang Diyos? Malinaw ang turo ng Biblia. Mahirap lang lunukin. Kaya maraming naghahanap ng iba't ibang paliwanag. Pero at face value, ito ang turo ng Biblia. Napakalinaw po mga kapatid. Verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. So yun ang proseso ng kaligtasan. Nagsisimula ito sa plano ng Diyos bago pa tayo likhain. Mayroon na siyang mga nakilala ng una pa. Romans 8:29, verse 29, meron siyang nakilala ng una pa,
at ito'y kanyang itinalaga sa kaligtasan. At kung sino yung mga itinalaga niya sa kaligtasan, hindi natin alam kung sino yun. Pero malalaman natin, bakit? Verse 30, yung kanyang mga itinalaga ng una pa, ito naman yung kanyang tinawag. At salamat sa Panginoon, nandito tayo. Isa itong ebidensya na tayo'y tinawag, kasama sa tinawag, kasama tayo sa nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Kanyang tinawag. At yung kanyang mga tinawag, hindi natapos doon. Hindi natapos na tayo nandito sa church. Ang sabi dyan, yaong mga kanyang tinawag ay itinuring niyang ganap. Hindi ka lang tinawag para nandito ka. Ikaw ay itinuring na ganap. Meaning, ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos. At kung tayo napawalang sala, ay luluwalhatiin. Din naman yan. At anong sinasabi ng mga talatang ito ng Romans 8:28-30, ang kaligtasan simula sa pagtatakda ng una pa hanggang sa katuparan nito sa hinaharap sa pagluwalhati ng Diyos sa atin. Lahat ito ay ayon lamang sa kanyang sariling kalooban. Now, mayroong mga aral, may mga turo sa labas na nagsasabi na ang tao daw ay kayang maligtas nang walang tulong ng Diyos. Yung mga nagsasabi na ang kaya mong maligtas sa sarili mo lang nang walang tulong ng biyaya ng Diyos. Ang ugat ng paniniwalang ito, ang tao daw ay may kakayahan sa sarili niya na kumilos. Ngunit, tingnan natin kung tama ba yung turong niyan. Meron din naman nagsasabi na kailangan natin ng Diyos para tayo maligtas. Pero, kailangan din ng tao. Kailangan din ng tulong at kooperasyon ng tao. Parang sinasabi na ang Diyos ay hindi kayang kumilos ng soberano sa puso ng tao. Hindi sakop ng kapangyarihan ng Diyos ang kalooban ng tao. Yun ang sinasabi ng mga aral na yan, na tila ba kailangan ng permiso ng Diyos para ikaw ay kanyang iligtas. Kumakatok ang Diyos sa puso mo at ikaw bahala kung pagbubuksan mo. Saan galing yung turo na yan? Napakalinaw po ng turo ng banal na kasulatan pagdating sa ating kaligtasan. Ito'y ayon sa sariling kapasyahan ng Diyos. Iligtas niya ang sino mang kanyang gustuhin. Hindi na kailangan ng permiso ng tao. Si Apostol Pablo, si Saulo, kanyang pangalan sa Hebrew, nang siya'y tawagin ng Diyos, talagang bumukas ang langit at nag-confront siya. Anong nangyari? Sabi ba ni Pablo, hindi kita pinapayagan. Ayoko. Nakatanggi ba siya? Hindi. Wala siyang nagawa. Ganyan kumilos ang Diyos sa puso ng tao. It will leave you no choice but to believe. Ephesians chapter 2 verse 1. Mapapatunayan natin na yung mga pananaw na yon ay mali. Ang kaligtasan ay sunod lamang sa sariling kalooban ng Diyos dahil ang tao ay walang sariling kakayahan, walang sariling kalayaan na piliin ang Diyos. Bakit? Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao ay patay sa kanyang sariling pagkakasala. Sabi sa verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong pagsalansang at mga kasalanan. At alam natin, malinaw, ang patay, hindi niya alam na siya'y patay. Wala siyang malay. Verse 2, na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, tayong lahat ay dating nabuhay o dati tayong patay sa gitna nito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo noong ikatutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng iba. Anong punto ni Apostol Pablo dito? Sa first three verses ng chapter 2, kanyang ipinapakita, nilalatag niya kumbaga na ang tao ay patay. Wala kang maaaring gawin dating sa iyong kaligtasan.
Verse 4, ito na. But, napakahalaga po niya, ngunit ang Diyos, ngunit ang Diyos, wala pong sinabi, ngunit ang Diyos at tao. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Yun ang dahilan ng ating kaligtasan. Hindi po sinabi na ngunit ang Diyos na nakipagtulungan sa tao na kumilos sa kanyang sarili. Eh, hindi po. Ngunit ang Diyos, palibhasa siya'y mayaman sa awa at dahil sa kanyang palaking pag-ibig sa atin. Verse 5, maging noong tayo'y mga patay, sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Ang Diyos ang bumuhay sa atin kay Kristo. Wala po tayong bahagi, walang sinabi dyan na ang tao ang bumuhay sa kanyang sarili kay Kristo. Kaya pagdating sa dulo ng verse 5, anong sabi doon? Binuhay niya tayo kay Kristo. Emphasis, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Na kung may tulong ang tao sa kaligtasan, hindi na yun biyaya. Yun ay joint force. Dahil may bahagi ka na. Pero, ang sabi, ang turo ng Biblia, napakalinaw po. Ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Verse 7, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Inulit-ulit niya, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ang biyaya ng Diyos, maging ang ating pananampalataya, eh hindi ito sa pamamagitan ng ating sarili. Binubura dito ni Pablo yung anumang idea na may bahagi tayo. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y alinsunod sa kanyang sariling kaloob. Malinaw po. Malinaw ang turo ng Biblia. Mahirap lang lunokin. Dahil ma-pride ang ating isip, ma-pride ang ating puso. Pinipilit natin na mayroon tayong kayang gawin. Pero sa katotohanan ay wala po. Tayo'y mga makasalanan lamang at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y patay. Now, maaaring may tanong, paano pala ako maliligtas? Eh, depende lang pala sa Diyos. Paano ngayon ako maliligtas? Eh, hindi ko pala kayang makuha yung pabor ng Diyos. Hindi ko pala kayang abutin yung kanyang kaluwalhatian. Ako pala ay patay sa aking kasalanan. Ako pala ay walang magagawa dahil ang Diyos ang gumawa ng lahat para sa aking kaliligtas. Paano ngayon ako maliligtas? Now, kaibigan, yung katotohanan na ikaw ay may mga ganyang tanong sa iyong isip, yan ay tanda na unang kumilos ang Diyos sa iyong puso. Remember, patay sa kasalanan ng tao. At ang patay, wala siyang pagkakaalam na siya'y patay. Hindi niya alam na kailangan niyang mabuhay kasi yun ang kanyang alam. Pero kaibigan, ako'y masaya kung may mga ganun kang katanungan. Dahil tanda yan na kumikilos ang Diyos sa patuloy na pakikinig ng kanyang salita. Nagkakaroon ka ngayon ng kagustuhan na makaalam pa, ng kagustuhan na unawain pa, ng kagustuhan na makamit ang biyaya ng Diyos. At yan ay isang malaking step, isang malaking hakbang sa kaligtasan na mayroong pagkaunawa sa mga bagay espiritual. Kaya ito isang malaking biyaya ng Diyos. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo,
sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Case closed. Ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos. Yun ang unang tanong na masasagot ng James chapter 1 verse 18. Sino ang may akda ng ating kaligtasan? Ang Diyos. Now, pangalawang tanong, ano ang kaligtasan? Ano ang kaligtasan? Balik po tayo sa ating text, James 1:18. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya. Stop there. Yun po ang kaligtasan. Tayo ay ipinanganak niya. Ang kaligtasan po ay yung tinatawag nating kapanganakang muli. Or in theological language, we call this regeneration. Or in more common language, born again. Born again. Ang kaligtasan po ay hindi sikretong kaalaman na tinatago-tago. Ang kaligtasan po ay hindi sikreto. Ang kaligtasan ay hindi patungkol sa magkakaroon ka ng kapangyarihan. Ang kaligtasan po ay hindi patungkol sa magkakaroon mo ng maraming kayamanan sa mundong ito. Ang kaligtasan po ay patungkol sa kapanganakang muli. Sabi sa ating text, tayo ay ipinanganak niya. Now, upang tayo po'y maligtas, kailangan nating maipanganak na muli. Yan po'y malinaw. Yun ang ating kaligtasan. Tayo kailangan maipanganak na muli. Now, ano ba itong tinatawag nating kapanganakang muli? Itong born again or regeneration. Tingnan natin po sa John chapter 3. John chapter 3, ito isang pagpo kung saan si Nicodemo, isang Pariseo, ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo sa ng isang gabi. John chapter 3 verse 1, ang sabi doon, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. So si Nicodemo ay isang Pariseo. Alam natin, ang mga Pariseo, ito yung mga self-righteous people. Sila yung mga nagmamalaki na kami ay matuwid sa aming sarili dahil tumutupad kami sa mga batas ni Moises. Yan ang mga Pariseo. Verse 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na. Dahil marahil siya nagtatago. Ayaw niyang makita siya ng ibang mga Pariseo na siya ay lumalapit kay Jesus. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, meaning guro. Nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Ang kanyang nilapit sa ating Panginoong Jesus, sinasabi niya na, Guro, alam namin ikaw ay sa Diyos. Nakita namin yung mga gawa mo. At alam ko na hindi mo magagawa yan kung hindi mo kasama ang Diyos. Pero tingnan natin anong sagot ni Jesus. Verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Malibang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So parang ganun, no? Ang concern ni Nicodemo, ikaw ay mula sa Diyos. Ang sagot ni Jesus, kailangan mong maborn again. So parang walang connection. Hindi. Makikita natin na na-anticipate agad ni Jesus yung dapat ay yung kailangan ni Nicodemo. Na hindi lang siya dapat makamiss sa mga tanda na ginagawa ni Jesus. Kaya niya sinabi sa verse 3, nakatotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ano naman kung tayo namamangha sa mga tanda na nakikita natin? Kung hindi tayo na ipanganak na muli, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Meaning hindi tayo ligtas. Kung hindi tayo naipanganak na muli. Now, verse 4, si Nicodemo ay literal ang kanyang pag-iisip. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ang concern ni Nicodemo, physical birth. Paano? Malaki na ako. Makakapasok pa ba ako sa tiyan ng aking ina? Tapos ipapanganak niya ako ulit? Imposible. Ano sagot ni Jesus? Verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.
At ito ibig sabihin ng kapanganakan muli. Ito ibig sabihin ng regeneration. Ibig sabihin ng born again. Ibig sabihin, ang isang tao ay kailangan ipanganak ng tubig at ng espiritu. Tubig meaning kailangan mong malinis. Ang tubig sa kanilang panahon ay simbolo ng purification. Kailangan mong malinis at kailangan mong maipanganak sa espiritu. Kailangan mong maipanganak ng espiritu dahil hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. And what does this tell us about regeneration, about born again? Ito'y paglilinis at ito'y pagpapanganak ng espiritu. Bakit tayo kailangan ipanganak sa espiritu? Ang likas ng tao ay laman. Ang likas ng tao ay kasalanan. And so, kailangan nating maipanganak na muli mula doon sa ating likas na laman, sa likas ng kasalanan, ipanganak na muli sa espiritu naman. Verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Sinasabi ni Jesus, huwag kang magtaka, huwag kang maguluhan sa mga sinasabi ko. Itong malinaw, kailangan mong maipanganak na muli. You need to be born again. Kailangan mong ma-regenerate. Bakit? Dahil ikaw ay laman. At ang ipinanganak ng laman ay laman, ay kasalanan. Ngunit, ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. Verse 8, humihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nang gagaling at kung saan tutupo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Now, ang sinasabi sa atin dito, hindi mo alam kung kailan ka na-regenerate, kung kailan ka na-born again sa eksaktong panahon, eksaktong oras. Hindi mo alam kung kailan ito mangyayari sa iyo. Bakit? Hindi tulad niya sa hangin. Ang hangin umihip kung saan ito ibig. Narinig natin yung hangin, nakikita natin yung direksyon ng mga bagay na natatangay nito, pero hindi natin nakikita. Eh, ganun din po ang kapanganakan sa Espiritu. Meaning, ito ay spiritual, hindi natin ito nakikita sa ating mga mata. Verse 9, sumagot si Nicodemo sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Wala na siyang idea talaga, hindi niya naiintindihan. Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sabi ni Jesus sa kanya, ikaw ay isang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pariseo ka! Ikaw ay teacher of the law. Ikaw ay guro ng batas. Hindi mo naiintindihan? At ano ibig sabihin niya? Hindi born again itong si Nicodemus. Hindi na-regenerate itong mga Pharisees. Bagamat alam nila yung batas, marami silang alam, nagtuturo sila pagdating sa batas. Pero hindi nila naiintindihan yung mga bagay espiritual. Verse 11, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Subalit, hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Sabi ni Jesus, sinasabi ko lang yung mga pinapatotoo ko mula sa aking pinanggalingan. Yung kanyang alam, sa kanyang makita, ngunit hindi tinanggap ng mga Pariseo. Verse 12, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa, hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So, it tells us na hindi naiintindihan ng isang tao ang mga bagay espiritual, ang mga bagay tungkol sa kaligtasan unless that person is born again. So, yun ang kaligtasan. Regeneration, born again. Ang ibig sabihin nito, ito ang pagbabago ng Diyos ng ating buong pagkatao. Pinanganak niya tayong muli mula sa kaharian ng kadiliman, mula sa laman, mula sa kasalanan, tungo sa kaharian ng kaliwanagan, tungo sa kabutihan. Ito ang kaligtasan. Tayo'y binabago ng Diyos mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan, tungo sa pagkaalipin sa mga bagay espiritual na siyang magdadala sa atin sa isang bagong pamumuhay. So yun ang regeneration. At ito'y nagdadala sa isang bagong pamumuhay.
kung tayo'y tunay ng naipanganak na huli, ano ibig sabihin nito? Susunod pa ba tayo sa mga bagay na dati nating nilakaran? Magpapaalipin pa po ba tayo sa mga bagay na umalipin sa atin dati? Kung tayo ay tunay na naipanganak na muli, iwag na bang mangyari sa atin? Lalakad pa ba tayo ayon sa kagustuhan ng ating makasalanang likas? Hindi na. Inabago na yung ating kalooban dahil tayo na ipanganak na sa Espiritu. Ang ating kalooban na ngayon ay mas dinanais na natin ang mga bagay ng Diyos, ang mga bagay espiritual, ang pagsunod sa Kanya, ang pagpupuri sa Kanya, ang pagbabasa ng Kanyang salita, ang pananalangin sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya, ang pananampalataya sa Kanya, ang pagpatay sa mga gawa ng laman na nasa atin. Yun ang kahulugan ng kapanganakang muli. At yun ang ating kaligtasan. Kapag tayo ay nabago na, sinong nagpapanganak sa atin? Sabi sa ating text, tayo ay ipinanganak niya. Ang Diyos. Hindi ang Diablo. Kaya tayo ay anak ng Diyos. Hindi anak ng Diablo. At kung tayo ay anak ng Diyos, tayo lalakad sa liwanag. We will love the light because we are the children of light. It's not possible na sabihin na we are children of light kung tayo lumalakad sa darkness. And so, dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na yan, mga kapatid. Kung tunay tayong na-regenerate, kung tunay tayong nagkaroon ng born-again experience, bakit tila mas gusto pa natin yung mga dati nating nilalakaran? Or, baka hindi talaga tayo tunay na na-regenerate, tunay na na-born again. Now, bakit kailangan ipanganak na muli? Bakit kailangan ipanganak na muli? Tatlong dahilan, bakit kailangan ipanganak na muli? Una, ang kaway laman. John chapter 3 verse 6, nabasa natin kanina. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinapanganak ng Espiritu ay Espiritu. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Sabi niya doon, ang sabi niya po doon, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya kung may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Kumbaga, opposite ito. Parang magnet na hindi magtatagpo. Ang tao ay laman, kaya kailangan ipanganak na muli sa Espiritu. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan tayo ipanganak na muli, ang tao ay bulag. Hindi lang ang tao ay laman, ang tao rin ay bulag. Nakita natin yan sa tagpo ni Jesus at ni Nicodemo kanina, na hindi siya naintindihan ni Nicodemo dahil siya ay bulag. At sinabi sa kanya ni Jesus, at doon natin makikita yung glorious verse ng John chapter 3 verse 16. Alam natin lahat. Ngunit, pagdating sa verse 19, John chapter 3 verse 19, ang sabi doon, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, naparito si Jesus sa mundo, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Bulag ang tao, hindi nakikita ang ilaw. Kung nakikita man ang ilaw, lumalayo, umaalis, pinipilit talikuran, kinakalimutan na may ilaw. Dahil ang tao ay bulag sa kasalanan. Verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw. So hindi lang tayo bulag sa ilaw, tayo napopoot sa ilaw. At hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malagtan. Ang tao ay makasalanan. Kaya ayaw niyang lumapit sa Diyos. Sabi sa Romans kanina, Romans 3, walang naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Bakit? Ang tao'y gumagawa ng kasalanan. At ayaw niyang malagpad. Kaya ayaw niyang lumapit sa liwanag. Verse 21 ng John chapter 3, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. This is the character of God's children. Lumalapit sa ilaw upang mas makita pa kung yung mga gawa ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. Inawa, ito ang ating karakteristik. Kung tayo tunay na na-born again,
eh, ito ang ating character, na tayo lumalapit sa ilaw, imbis na tumatalikod at umahalis, upang huwag malantad yung ating mga nakatagong ginagawa. So yun, ang tao ay laman, ang tao ay bulag. Pangatlo, ang tao ay walang kakayanan. Kaya kailangan ipanganak na muli dahil ang tao ay walang kakayanan. 1 Corinthians 2:14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu, ang taong laman, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga iyon, ang mga bagay ng Espiritu, ay kahangalan sa Kanya, at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Walang kakayanan ang tao sa kanyang sarili lang naunawain ang mga bagay ng Diyos. Dahil ang tao ay walang kakayanan. Romans chapter 8 verse 6. Ating nabasa na ito kanina, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Malinaw yung contrast ng laman at ng Espiritu. At kung tunay tayong na-born again, ang character natin ay dapat nasa Espiritu, hindi na sa laman. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. It's not even possible. Verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ito ang ating kaligtasan, dear brothers and sisters. Ang ating kaligtasan ay kailangan nating maipanganak na muli. At sinong gagawa nito? Ang Diyos. Ang plano ng kaligtasan ay sa Kanya. Ang mismong kaligtasan, yung kapanganakan muli, ay sa Kanya rin. Inaalis nito ang anumang pagtitiwala natin sa ating sarili. Anumang sufficiency natin sa ating sarili. Walang lugar para doon. Dahil ang lahat ay mula sa soberano at makapangyarihang pasya ng Diyos sa kanyang layunin. Tayong tagatanggap lamang ng dakilang biyayang ito. Sabi sa isang king, nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. At ang sabi pa ng isang din niya doon, thou must save and thou alone. Diyos lang may kakayahang magligtas, may kakayahang pumili, may kakayahang magpanganak na muli, may kakayahang tumawag, may kakayahang magpawalang sala. You see, malinaw muli ang turo ng Biblia. Wala kang anumang parte dito. May nakalungkot, may mga nagtuturo na kapag ikaw ay hindi sumunod sa panalangin ng sinner's prayer, eh, hindi ka naligtas. As if, yung kaligtasan mo ay nakabase sa panalangin na yun. Ang kaligtasan ay ang kapanganakang muli. Ang pagpapanganak ng Espiritu sa atin. Hindi ang anumang pagsunod sa altar calling. Hindi ang anumang pagsunod sa sinner's prayer. Itong turo ng marami. Ang kaligtasan ay simpleng pagsunod lang sa panalangin at pagtiyak papunta sa altar. Itong malinaw, ang kaligtasan po, ang kapanganakang muli, ay hindi maaaring itulad sa altar call o sa pagsunod sa sinner's prayer. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng false assurance yung mga tao, thinking that they are saved dahil sumunod sila sa panalangin, dahil itinaas nila ang kanilang kamay at nag-participate. They are falsely assured of their salvation, thinking na sila ligtas. In fact, hindi. Dahil hindi sila na-born again. Hindi nagkaroon ng born again experience. You cannot equate the sinner's prayer and the altar call to the experience of being born again of the Spirit. Being born again by God. And so, kaya tayo walang ganun. Hindi natin pinapractice yun dahil ang kaligtasan ay hindi formula, hindi desisyon ng tao. Kung kailan niya gustong mag-participate sa altar call, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Walang tunay na pagbabago sa puso at kalooban yung mga taong
sumusunod lang sa prayer. Walang tunay na pagbabago ng puso. As if they equate the power of the Holy Spirit to change the hearts of men to that simple prayer, to that formula, to that decision. Eh, hindi po ganun. Another one, external behavior modification is not regeneration. Yung pagbabago lang ng ating ugali, eh, hindi yan katumbas ng regeneration. Marahil, alam, naririnig mo na kailangan huwag ka nang lumakad sa kadiliman, lumakad sa kaliwanagan na. Huwag nang sundin ang mga pita ng laman. At pinipilit mong gawin ito. Ngunit, panlabas lang. Walang tunay na pagbabago sa loob. So yun ang ating asamin. Yung tunay na pagbabago sa loob. Dahil hindi natin maaaring magawa ang mga bagay spiritual sa ating panlabas kung hindi tayo nabago sa ating panloob. Now, marami pang dapat sabihin pagdating sa ating kaligtasan. Nasa pangalawang tanong pa lang tayo. Sino ang may akda ng kaligtasan? Ano ang kaligtasan? Ang sunod nating tanong, paano nakakabit ang kaligtasan? Gusto niyo pong malaman? Balik po tayo sa susunod ng mga Sunday. Mahaba pang ating text, ngunit ang ating oras ay maikli na lang. Now, let's wrap up with that. Ano yung mga implication and practical application nitong aral na ito sa atin? Na ang kaligtasan ay sa Diyos lang, ang kaligtasan ay kapanganakang muli. Now, kung ang kaligtasan ay nasa kalooban ng Diyos lang, ibig sabihin, hindi ito mawawala sa atin. Ang Diyos ay tapat. Kung siya may ginawa, hindi niya ito babaguhin. Kung tayo'y kanyang tunay ng ligtas, kung nasa kalooban niyang tayo iligtas, hindi ito mawawala sa atin. Dahil kung ang kaligtasan ay nakabase sa ating sarili, eh, mawawala natin ito. Sabi ni John MacArthur, if you can lose your salvation, you would. You surely would. Pero hindi eh. Dahil sa Diyos ito nakabase. And so, maaring mag-fail yung ating, maaring ma-shake ang ating assurance, kaya yung ating security, ang security ng ating kaligtasan ay talagang nasa Diyos na, hindi na ito mawawala. Now, kung ang kaligtasan ay nagawa ng wala tayong anumang bahagi, anong buha nito sa ating buhay? Hindi ba dapat po tayong magpakababa ng loob sa Diyos? Magpakababa sa harapan ng Diyos kung gaano siya kadakila, gaano kabiyaya. Kung tayo patungo dapat sa kaparusahan, ngayon, ano yung biyaya ng Diyos? Gaano kaperfecto, gaano kasakdal ito? Gaano kabuti itong kaloob niya sa atin? Kung ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi lang dapat ito magdala sa atin sa kababaang loob, dapat magdala din sa atin ito ng masinhing pagpupuri sa Diyos. Romans 11:36. Ito yung pagtatapos ni Pablo ng kanyang discussion on salvation. Sabi niya sa Romans 11:36, sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. It should result to the praise and the glory of the God who authored and finished our salvation. Now sa ating pagdako sa banal na hapunan ngayong hapon, ating itong isaisip, yung mga pagpapalang espiritual na ating nakamit, itong kaligtasan na may akda ang Diyos, ang kapanganakan muli, at Diyos ang magpanganak sa ating muli. Itong mga pagpapalang espiritual na ating pinamo, atin itong nakamit sa pamamagitan ni Kristo. Kung nating alisin sa picture si Jesus, sa sakripisyo ni Kristo, naging aktwal yung plano ng Ama sa kaligtasan. Kung walang sakripisyo, walang kaligtasan. So, kailangan may mag-sacrifice. At sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya, kaya namin nakamit itong mga pagpapalang espiritual. Si Kristo ang naging dahilan kung bakit tayo nakawalang sala sa harapan ng Diyos.
justification, ang ating pagbabawalang sala, ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Jesus. Dahil siya lang ang nabuhay ng isang perpektong buhay, his active obedience. Siya lang naging perpekto, lahat tayong makasalanan. Siya lang naging perpekto, kaya siya ang kailangang isakripisyo. Si Kristo, bukod sa kanyang active obedience, meron din tinatawag na passive obedience. Siya, bagamat wala siyang kasalanan, ay tiniratong makasalanan. You know, if we can sum up the gospel in one verse, makikita natin yan sa 2 Corinthians 5.21. 2 Corinthians 5.21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. That's the good news of the gospel. Siya, si Jesus, na walang kasalanan. Ginawa siyang at tinrato siyang nakakilala ng kasalanan. Tinrato siyang guilty. Bakit? Upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ang ating kasalanan na kay Kristo, ang kanyang katuwiran na punta sa atin. Now, sa ating pag-alala sa Lord's Supper na yung hapon, eh, lasapin natin yung mga dakilang katotohanan na yan. What a great gospel! What a great Savior! Itong kaluwalhatian ng mensahe ng Ebanghelyo na ating pinangaral. Tayong mga makasalanan, dapat hatulan, dapat mamatay, dapat parusahan. Iligtas ng Diyos. Sinakripisyo. Nagsakripisyo si Jesus. Siya na banal, perpekto, sakdal. Ang ikalawang persona ng banal na Trinidad, the second person of the Holy Trinity, the very begotten Son of God, ang buktong na anak ng Diyos. Siya ang ginawang kasalanan para tayo ay matuhos. Kung hindi man yan greatest expression ng pag-ibig at biyaya, eh, hindi ko alam kung paano natin tatawagin. Ganyan kadakila ang biyaya, ganyan kadakila ang Diyos pagdating sa ating kaligtasan. Kaligtasan ay kalooban lamang ng Diyos, kaya tayo ay walang madadala sa kanyang harapan. Hindi natin matutupad ang hinihingi ng kanyang batas. Ano mang ating gawin ay hindi sapat? Ano mang iyak natin? Hindi yun makakasagot. Hindi yun mababayaran ang ating kasalanan. Ating kaligtasan ay sa Diyos lamang. So wala tayong pag-asa kung tayo iiwanan sa ating sarili. Ngunit salamat na lang. Purihin ang Diyos, salamat na lang. At mayroong sakripisyo para sa ating mga makasalanan. At yun ang ating aalalahanin ngayong hapon sa ating paglapit sa banal na kapuna. Yun ang ating aalalahanin na wala tayong ibang maipagmamalaki sa ating sarili. Wala tayong ibang madadala sa kanyang harapan. Inuwa sa ating pag-alala ngayong hapon sa pagtatapos ng ating mensahe ngayon ay magdala nawa ito sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating dakilang kaligtasan. Si Kristo ay pinako sa krus bilang sakripisyo. Anong ating tugon? Huwag na tayong dumakan sa dati nating nilakan. Ang ating sarili, ang ating dating makasalanang ligtas ay naipako na kasama niya. And with that sacrifice, ay nagkaroon tayo ng escape. Karoon tayo ng takas sa kaparusahan na naghihintay sa bawat makasalanan. Hebrews chapter 2 verse 3, last verse. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? How can we escape if we neglect such a great salvation? Ganyan kadakilang ating kaligtasan. So nawa, yung biyayang ito ng Diyos, eh, patuloy na nakakapag-amaze ang ating puso. Hindi nawawala yung paghanga natin sa kahangahang biyaya ng Diyos sa ating mga. Napakadakilang kaligtasan. Napakadakilang Diyos.
tayo po'y manalangin. Ngayon, wala po kami ibang masasabi ngayong hapon, kundi masasalamat at pagpupuri sa inyo. Lord, wala kami ibang ginawa, kundi magkasala. At kung ano kami magpapatuloy sa mga bagay na ito, tiyak ay kami tutungo sa kamatayan. Nawa po Panginoon ang mensahe ito, ang kadakilaan ng aming kaligtasan, ang siyang patuloy na maghubog ng aming mga isip, ang aming mga lakad sa mga darating na araw. Lord, kahabagan din po ninyo ang aming mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa inyo. Nawa po sa kanilang pakikinig ng mensahe ito ay naliwanagan ang kanilang pagkaunawa sa napakadakilang kaligtasan na inihahandog mula yun lamang mula sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.